Welcome to the Piping Sheet Metal Tutorials. So guys, ito topic natin ngayon. Square tipper or shoot. Shoot. So ito siya guys. Square siya. Tapos naka-center lang siya. Wala siyang offset. So yung sukat natin gagawin guys is ito 28 siya dito. Tapos ito is 60. Tapos yung height natin dito 60 din siya, no? Top view at saka elevation, guys, no? Ayan. 60 siya dito, yung height niya. So, kailangan mo nating i-draw yung elevation niya guys, no? Tapos dito naman yung top view niya. Kailangan kasi i-draw pag hindi mo siya i-compute. Pero pag i-calculate mo, hindi na kailangan mag-drawing, no? Or mag-layout. Siguro ituro natin yung kung paano ito i-calculate kasi yung iba gusto ng computation, no? Kasi pag malakihan daw, walang kumpas na malaki sila, no? Kaya gusto nila yung computation. Tuturuan natin pagkatapos nito siguro. Bigyan natin ng computation. Pakita lang natin kasi yung iba gusto nila yung layouting. Gagawa kayo ng formula, dapat alam mo rin yung layouting kasi hindi pa malaman kung paano gawin yung competition pag hindi mo alam yung layouting niya guys. So ito na siya guys, no? Ito na yung pinaka top view niya, ganyan top view siya. Ito yung pinaka side view natin, no? So ganyan siya. So 60 by 60, tapos halat niya 60, tapos 28, no? 30, eh? Dito, kalahati din dito is 14. Lagyan lang natin para sa pag-compute, no? Kasi 28, oh, 28 by 28. So ito, 30. Ito yan yung 14, no? 14. Aha. 28. So ito na guys, no? To top view, ito yung elevation view. So, una natin gawin guys, i-score natin yung height, no, dito, si yung 60 na height. Ito, yung height niya. Tapos, so, yun na yung height natin, ano. Tapos dito guys, punin natin dito na
Ito natin dito yung ito yung tatlo. Ayan. Ito. So dito kunin natin dito guys. Lagyan natin siya dito. So ito na ito gagamitin natin guys, no? Ito mga puwin na ito. Ayan, yun na. Gagamitin natin. Tapos 4 sides to guys, 1, 2, 3, 4. So kunin natin yung isang side, no, kasi square naman siya guys, is equal siya, no. Pero kahit na di na siguro yan kunin guys, is automatic na siya, no, susunod. Kasi pag i-project natin dito, automatic na siya guys. Automatic na siya. Kahit di na siya kunin. May konti lang siyang parang diferensya. Hindi na pala siya kunin guys.
yung diferensya niya sa guhit lang siya. So yun siya guys, no? 1, 2, 3, 4. Tapos yan, pag sa ganito dito, ito yung color niya dito. So mag-add na lang kayo, no? Mag-add na lang kayo ng konti before niya kakating, no? Tapos kung i-calculate naman to is lagyan natin to ng label para mas maintindihan. So dito, lagyan natin ng E. Ayan, E. Tapos dito is yung B. B. Tapos C. Tapos D. Dito. D. D, ito yung D. E, B, C, D, tapos dito E. Since dito naman yung kunin natin, diba, yung mga sukat dito, ito lang naman yung importante, diba, dito tsaka ito, kasi ito yung ginagamit natin dito, no, pang arc. So una natin gawin is kunin natin itong E, kunin natin yung E, yung E. Equals, so ito 60 naman to dito, dito guys, no, ito dito is 60 siya. Lagyan natin ng sukat dito, 60. Siya kasi ito yung height niya. Tapos paano to kunin guys, no, ito. Itong kabuuan niya, no. Paano to kunin itong kabuuan niya guys? Sabihin dito. Lagyan natin to ng F pala dito, no. Siguro. Kung paano siya kunin dito. So, paano ito kunin guys, ito yung sukat dito, kasi anon tayo dito, kasi yung sukat natin, kung natatandaan nyo guys, no, itong sukat na to dito, ayan, dito natin kinuha, di ba, ayan, so dito natin kinuha, no, tapos dito naman distance nya this, dito, no, ayan, so dito natin kinuha. No. Tapos paano natin ito malaman dito, yung distansya dito guys, pag computation ulit tayong sukat, ano? So gamit na tayo ng mga shortcut na mga computation guys, ano? Ito yung sukat natin dito guys is 30, no? 30. So ilista rin natin, ano, pagkuha dito guys, no.
suka dito. So lagyan natin ng letter F siguro. Ayan, letter F. So F muna tayo, no? Unahin natin yung F. So letter F is equals to 30 times 1.414, no? Try natin. Yung mga shortcut na computation, hindi ganyan lang. Pag 45 lang siya, huwag nyo i-apply sa hindi naka 45 degrees, kasi ito 45, ito guys, kasi equal on siya. So 30, kikita ba? 30 times 1.414, so equals 42.4 siya guys, no? So let's lista natin dito. Ito palang F is equals 42.4. 42.4. Yan ang sukat niya guys dito, no? Sukatin natin kung i-compute natin. So 30, yung sukat niya dito, kalahati, times mo sa 1.414, so equals 42.4. So yan ang guys, pagkuha, no? Yan. So nakuha natin yung sukat dito. So dito naman tayo guys, no? Pagkuha dito is ganun din siya, is 40 na magagamit natin, ano? So 14 siya. So D, D equals 40 naman siya times 1.414. Kasi 14 to, no? Fourteen times 1.414 equals 14 times 1.414 equals 19.7 or 20. Round off, so 20 mm. So ito siya guys is 20 mm, no? Yan 20, tapos yan 42. So yan, pwede natin makuha itong E guys, ano? Pwede natin ito makuha, itong E. Kasi yung E is dito siya guys, oh. Pagkuha dito sa E, yan, ito, itong E na yan, is simply yung F. Magkasa na natin dito sa D, no? Nakukuha niyo? Yung F, kasi ito yung F, sukat niya buo. Minusan sa D. So, ang lalabas niyan, so ito na siya guys. So, ang mangyari niyan is 42, ito 42.4 minus 20. 42.4 minus 20 equals 22.4. 22.4. So ito siya guys, 22.4 siya sa E, no? So nakuha natin to. Tapos yung kunin naman natin guys, itong C, no? C, itong distansya dito. Yan. So yung C, square root of E square plus B square, no? Si C. So
square root of e squared. Yung e natin guys is yan, 22.4. 22 na lang, no? So, square root of square plus b square. So, ganyan ang c, no? Or, square root of e square plus b square. So, ang e natin, guys, is 22. Square root of 22. Square plus yung b natin guys is 60, no? 60 square. So ang answer niyan guys is equals, try natin, no? Square root of 22. Hindi natin idadalag yung point kasi maliit na kasi yan. 22 square plus 60 square equals 63.9 or 64. So equals 64. So yan yung answer guys, no? 64. So itong CC guys equals, T4 pala ito guys dito, no? Ito siya 64. So kuha na natin. So dito, yung si dito na lang guys, yung E. C divided by sa E. Si C, i-divide natin sa E, tapos i-times natin siya guys sa dito, D. Yan. So C divided by E times sa D. So, anong C natin, number sa C natin is? C is equal to 64. So, 64 divided by sa A, 22.4. So 22. So 64 divided by 22 sa E, 22. Huwag natin isama yung point, no? Tapos times D. Times D, anong bali sa D natin? Times 20. So yung answer niya is natin 64. Yan, 64 divided by 22 times 20 equals, yan na guys, answer of 58. So ito si A equals 58, yes, no? Equals 58 siya. So itong kabuuan i-add na lang natin yung radius niya guys. Ito yung kabuuan niya, is ito na yung radius niya, no? Ito na yung ginamit nating pang arc, no? Pag i-total natin to guys, so ito na yung lagyan natin ng R. Equals, ayan. R is equals, so dito 58, no? 58.
Yan yung dito. Yan. Yan yung mga answer natin. So, yung R is equals 58 plus 64 equals 122. So, itong R natin guys is equals to 122. So, R is equals 122. So, yan ang yung reduce natin guys, ano? Ito yung reduce natin. Si 58 ito. At si 122. So, yung 58 natin guys, dito 58. Ito yung ginamit natin dito, no, kung natatanda yun. So, ito yung sa dito guys, ano? Ayan, ito yung ginanya natin. Tapos, dito si 122. So, ito na yung ginamit natin dito. Reduce. No? So, ito yun siya guys. No? Ayan, ito yun siya. So, ayan. So, 122. Oh. So, sukatin natin guys. Tingnan lang natin. Try lang natin sukatin to. Ang tama ba, no? Mari, mayroon error ito, kaunti lang siguro. Ito 58. Check natin to kung tatama ba siya, no? Tama siya guys, no? Tama siya, no? Hindi lang masyadong makita, no? Dito. Ayun. Tama siya guys, oh. Tapos dito 64. Sakto. Ganyan lang guys ng paano paggawa. Ayan yung competition. Ito yung layouting. Sana naintindihan nyo. Medyo magulo kasi yun yung pag-arrange dito. So, ganyan lang guys ang paggawa ng square at taper or shoot. Iba talaga ito shoot. No? So, sige guys, salamat.